limang welcome plants na dapat meron kayo sa inyong bahay. Ano-ano kaya yan, ano? Meron kaya kayo? Pinaniniwalaan po na ito'y nagdadala ng good fortune, prosperity and good luck. Parang work of arts, ano, mga miniature landscape po, no? Dahil ito po talagang kilala na natin as welcome plants. Hello everyone! This is Hermes Unao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba pag-uusapan natin? Meron na kaya kayo ng mga halaman na to? Welcome plants na dapat na meron po kayo sa inyong bahay, ano? Dahil pagpasok pa lang ng ating bahay, sila na yung mga halaman na pwedeng-pwedeng nyo pong i-display. At syempre nakakapag-invite ng magandang positive vibes, ano? Malalaman nyo kung ano-ano po yung mga halaman na yan. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. Back mga ka-MDP, kung narinig nyo na po yung mga welcome plants na yan, minsan po ano, naku-curious tayo, ano. Ano nga kaya itong mga welcome plants? At bakit dapat meron tayo nito sa ating bahay, ano? Sila po yung talagang hindi lang po sa nakakapag-invite ng positive energy, bagkus po sila yung magagandang i-display, ano, dahil po sa kakaiba nilang itsura. At syempre po sila po yung kapag tiningnan natin nakakapagpagaan ng kalooban, ano. So ibig po sabihin yan, kapag halimbawa meron tayong bisita, meron tayong mga guests, ganun rin po yung mararamdaman ng ating mga bisita, no? Parang napakagaan sa pakiramdam kapag titingnan mo po yung mga halaman na to. Mayroon po tayong lima sa ating listahan. Limang welcome plants na dapat meron kayo sa inyong bahay. Ano-ano kaya yan, ano? Meron kaya kayo sa inyong garden? Kaya silip-silipin nyo na po yung garden nyo. Baka meron kayo nito at ilagay na po sa mga area kung saan makikita kagad o madadatnan po sila ng mga bisita. Samahan nyo ako at ikutin natin yung ating garden. Pakita ko sa inyo yung mga itsura, tapos sasabihin ko po sa inyo yung mga simbolismo at para makita nyo rin po yung kagandahan nila, no? Tara, samahan nyo ako. Una po sa ating listahan, ito po talagang kilala na natin as welcome plants, no? At kapag meron nga pong sinasabi na magandang pangsalubong na halaman, ito nga po yung unang-unang pumapasok, ano, sa ating isip at unang-unang sinasuggest. Ito pong mga CC plants, ano, or raven plants, yun yung mga tawag sa kanya, no? Minsan iniisip natin, ano, may mga nagsasabi na hindi raw maganda, malas daw, pero ang katotohanan po, napakaraming benepisyo ng pag-aalaga ng CC plants, ano, dahil bukod po sa siya po ay natural air purifier, talaga pong napaka low maintenance niya, no? Kaya madaling alagaan. Ganito po yung itsura ng mga CC plants na tinagurian ding welcome plants, ano. Meron po siyang stem na mahaba, tapos meron pong mga dahon na magkakapantay, ano, counterpart, ano. Yung isang dahon dito, may counterpart sa kakabila. So, napakaganda kapag titigan, ano. Meron po siyang green na kulay, no, na minsan po, ito po, talagang makintab na makintab, ano, lalo na kapag halimbawang bagong labas yung kanyang mga dahon, ano. Ito pong CC plants, nagsisimbolize po siya ng wealth, growth, yan po, ano, at nagpo-foster po siya ng harmony at positive vibe sa ating bahay. Kaya po, maganda-maganda po siya kapag halimbawa meron kayong mga bisita, makita na meron kayong naka-display ng halamang ito, no. May iba't iba po yung varieties, ano. Meron po yung mga variegated, meron din naman po na parang dwarf lang yung itsura. Meron din po siya kulay black din, ano, na CC plants, no. Kaya marami kayong choices na pagpipilian po, no, sa pagdi-display po nito, no. At kung gusto niyo po sama-sama gumawa kayo ng isang area na nasa bungad po, ano, ng inyong mga pasukang parte ng bahay, yung mga CC plants po, ano, gawa niyo ng area diyan, magandang-maganda po 'yan. Sa pangalawa po nating halaman, yung eucalyptus, no. Pag sinabing eucalyptus, minsan ang pumapasok una sa ating isipan yung mga maaanghang o candy, yan, ano, yung mga pinapahid, no? Pero tama po kayo, dyan nagmula yan, ano, sa halamang eucalyptus. Double as
talagang trendy home decor po siya. At the same time po, inviting symbol po, no, para sa ating mga guests, no. At ito po, kilala po siya, no, sa kanyang coming reinvigorating na aroma, no, yung amoy po niya na talagang umaakit po sa bawat isa, no. At sinasabi nga po na ito'y nagre-represent ng protection, strength and abundance, ano. Kaya kung meron po kayo nito, minsan na nakikita po natin kahit po dun sa mga tarangkahan, sa gate, sa mga malapit sa pintuan, kung may area po dyan na tinataniman, minsan makikita nyo po yan, lumalaki po dyan yung mga eucalyptus tree, no? At kung minsan naman po, kapag halimbawa gusto nyo ng medyo maliit lang, meron po yan mga potted, ano, na nilalagay po at tinidisplay dun sa mga area na kung saan na kapag papasok ka po, makikita mo na agad, ano, sila po yung nag-welcome na magandang vibe sa ating bahay. Sa pangatlo naman po nating halaman, itong money tree o Pachyra aquatica. Actually po, ang money tree ay madalas po nating makita as lucky plants, ano, at mapasama po sa listahan yan ng mga masuswerteng halaman. Pinaniniwalaan po na ito'y nagdadala ng good fortune, prosperity and good luck. Ini-enhance niya po yung isang kwarto o isang bahay sa pamamagitan po ng pagbibigay ng positive energy, no, habang pinupurify po yung hangin na dumadaloy o umiikot sa ating mga tahanan. Yung mga bisita po natin, kapag nakikita po yan, they will find peace and harmony, no. Napaka-refreshing po kasi nung houseplant na ito, no. At sinasabi nga po na nakakapag-invite po siya ng magandang fortune. Pero ito po, nagiging puno rin, ano. At kung halimbawa po, magandang ilagay ito doon sa mga area nyo na corner na wala pong naka-display, ano, mabibigyan niya po ng magandang impact or mabibigyan niya po ng magandang scenery yung isang tahanan, ano, kapag halimbawa pong ito ang dinisplay nyo. Sa pang-apat po nating halaman ay ang mga bonsai plants, ano. Actually, marami pong varieties ng bonsai plants, ano, pero ang bonsai plants po kasi is uri ng halaman kung saan siya po ay talagang kinukontrol, ano, para lumiit. Meron po kasing mga malalaking halaman na pwede po nating kontrolin at gawing bonsai, ano. Mapapansin nyo po sa mga bonsai, malalaki po yung kanilang mga katawan, ano, pero pandak po yung kanilang form. Minsan din po may makikita kayong mga iba't ibang mga ugat na nakalabas, ano. Yan po yung pinaka-trademark niya. Kung minsan naman po may mga aerial roots, no, na talagang nagiging design. Actually, marami pong masuswerteng halaman na ginagawang bonsai, katulad po nitong ating ficus dito, no. Pero ito pong bonsai, magandang-maganda po siya, no, na welcome plants, dahil sinisimbolize niya po yung luck, no. At tinuturing po siya nga welcoming plants, inviting plants na magandang i-display sa ating mga bahay, no. Yung bonsai trees po, ito po ay parang work of arts, ano, mga miniature landscape po, no, dahil doon sa kanilang maliit na pagkapuno, maaari ka pong makabuo ng isang magandang landscape, ano, o tanawin. Ito po, magandang ipangbigay din po sa mga housewarming, no, o ipang regalo po, no, kapag merong yan, bagong lipat na kapitbahay, kaibigan, kakilala sa kanilang bagong bahay. Ito po yung nagsisilbing gifts, ano, dahil nagre-represent po siya ng peace, happiness, and harmony. So, kapag halimbawa magre-regalo po kayo, maganda pong ipangbigay ang mga bonsai trees, ano. At sa ating pong huling-huling halaman, ito pong Anthurium, no? Minsan tinatawag din yung pelican plants, Anthurium heart-shaped plants, yan po, ano, yung ganito pong varieties, no, nakikita kasi natin minsan na Anthurium, yung mga Anthurium na yung mga dahon, ano, berde, no? Pero ito pong mga Anthurium na may bulaklak na magaganda, katulad po nito, na red yung bulaklak niya, no? Ang ganda po niya, napaka-vibrant na tropical plants po, siya po ay tinuturing na epitome of hospitality, no? At sumisimbolo rin po siya ng kindness, no? At abundance na rin po, ano? Wealth, yan po. At ito po,
simbolismo din ng welcome, no? At napakaganda po niya, no? Dahil po dun sa kanyang shape na open heart po, nire-represent niya po yung ating willingness at saka po warmly greet po yung ating mga kaibigan kung halimbawang dadalaw sa ating bahay, no? Even po yung mga neighbor, yan po ay sumisimbolo ng pagkakapatiran, camaraderie at syempre pagkakasundo ng bawat nasa loob ng bahay, ano. Kaya po bukod dun sa kagandahang binibigay nito na talaga naman pong magandang pang display sa ating mga tahanan, maganda rin po yung simbolismo at benepisyo niya, no? Kaya naman po isa sa mga welcome plants na dapat meron kayo. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na po yung ating video at sa pagpili po ng mga halaman na ating i-display sa ating bahay, maganda pong malaman natin, ano, na bukod sa kanilang gandang taglay, kaakit-akit para sa ating mga tahanan, syempre po dapat meron din pong benepisyo at simbolismo, no? Yan po ay makakatulong sa atin para makapili ng talagang mga halaman na suits po para sa ating mga kagustuhan at syempre po para din po dun sa kapakanan natin, ano? Ayan po, yung mga simbolismo po ng halaman, importante po yan, ano? Kasi minsan, yan po ay papasa-pasa sa mga culture, ano, sa bawat tradisyon. At wala naman pong masamang maniwala dahil sabi ko nga po, ang ating mga kapalaran ay nasa ating kamay din po, ano, at kung di tayo kikilos, tatamad-tamad tayo, wala rin mangyayari sa ating buhay. Kaya naman po manalangin sa Diyos, sabayan ng pagkilos, ang ating mga gabay na halaman ay nariyan lang po para pagandahin ang ating bahay at pagandahin rin ng ating buhay. Thank you so much sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming maraming mga ka-MDP. And this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting! Bye-bye!